DZRH, Elizalde. Look at the bus, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang. Isang mapayapang hapon, Pilipinas! Narito ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa atin sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. O ano, may hangover pa ba kayo ng Christmas vacation? Na-i-post nyo na ba lahat ng mga holiday photos ninyo sa Facebook at Instagram? Masaya ang bakasyon, di ba? Yun nga lang, grabe ang traffic. Kaya marami sa mga kakilala ko, hindi na nag-out of town at dito na lang namalagi sa Maynila. Staycation, ika nga. At karamihan sa kanila, nag-film marathon ng mga entries sa kakatapos lang na Metro Manila Film Festival. At kung isa kayo sa mga nagtiyagang pumila, sa mga sinehan, malaki ang tsansa na napanood ninyo ang pelikula ng ating bisita sa hapong ito. Dahil ang pelikulang ito ang may hawak ng record para sa highest opening day gross for all Filipino films. To the tune of 60.4 million pesos. At bago matapos ang festival noong January 7, sinasabing mahigit sa 300 million pesos na ang kinita nito. At dahil dyan, ano ang una nating gagawin pagdating ng ating bisita? Siyempre, hihingi tayo ng balato. Nahulaan nyo na ba kung sino ang ating panauhin sa hapong ito? Walang iba kung hindi ang multi-awarded director, screenwriter at producer na si Direk Jose Javier Reyes. Huwag kayong aalis, abangan yan sa ating pagbabalik. Si Jose Javier Reyes ay isinilang sa Maynila noong October 21, 1954 bilang isang multi-awarded screenwriter and director. Nakapagsulat na siya ng halos 200 produced screenplays at nakapag-direct na ng mahigit sa 60 feature films. Bago pumasok sa industriya ng pelikula, si Joey ay naging profesor ng Humanities at Literature sa De La Salle University, Manila, kung saan din siya nagtapos ng kanyang undergraduate at master's degrees. Nagtuloy siya ng doctoral studies sa Comparative Literature sa University of Santo Tomas at nagtamo din ng Fulbright Hayes Scholarship sa Indiana University sa Amerika. Taong 1981 nang tumanggap siya ng karangalan mula sa Experimental Cinema of the Philippines para sa screenplay ng Oro, Plata, Mata, na ngayon itinuturing na isa sa mga obra maestra ng kontemporaryong pelikulang Pilipino. Nanalo din ito ng Best Screenplay sa Asia-Pacific Film Festival ng sumunod na taon. Sa mga sumunod pa na taon, marami pa sa kanyang mga katha bilang scriptwriter ang umani ng tagumpay mula sa iba't ibang award-giving bodies. Tulad ng Flores de Mayo, Pahiram ng Isang Umaga, Iisa Pa Lamang, Ikaw Ang Lahat Sa Akin, Hindi Kita Malilimutan, Batang PX, Minsan May Isang Puso, Kasal, Kasali, Kasalo, at iba pa. Bilang direktor naman, tumanggap din siya ng pinakamataas na karangalan para sa mga pelikulang tulad ng Hindi Kita Malilimutan, May Minamahal, Batang PX, Minsan May Isang Puso, Makati Avenue Office Girls, Kutob, at Kasal, Kasali, Kasalo. Bukod dito, isa siyang matagumpay na playwright, television writer, film producer, essayist at blogger. Siya rin ang naging writer at librettist ng musical play na Katie na binigyang buhay naman sa musika ni Maestro Ryan Cayabyab. Isang malaking karangalan para sa Art2art ang makasama sa hapong ito ang tanyag at respetadong alagad ng sining si Director Jose Javier Reyes. Magandang hapon, Direk Joey, and welcome to Art2art. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for being here. And of course, una sa lahat, congratulations. Maraming salamat. Congratulations, the unparalleled success
of your Metro Manila Film Festival entry, My Bebe Love, mm-hmm. over 60 million pesos gross on opening day and over 300 million pesos earned over a period of only 1 week. Kaya nga eh, yung My Lord. Oo, sabi ko nga yung extra mo kanina na hihingi ka ng balato sa akin. Oh. Alam mo, nag-iintay pa rin din ako ng balato from the producers. I hope hindi ba maambunan ako ng kaunting grasa na natanggap nila. Siguro naman meron. No, but seriously, Direk, did you expect the movie to be so successful? Well, yes and no. Okay, mm-hmm. yung yes part is dahil nga kasama doon, well, that's Vic Soto, mm-hmm. and then that's I.I. De Las Alas, and then kasama pa ang Aldab. Mm-hmm. Nung pa lamang nagparada kami on December 23 before the festival, at nakita ko yung reaction ng tao sa Aldab, medyo mas nagkaroon ako ng kumpiyansa na kikita itong pelikulang ito. Mm-hmm. You know what? I mean, this is humility aside, and I'm not just, you know, saying this for the sake of saying it. Kahit sino naman director, ang mm-hmm. ilagay mo at padirihin mo, kay Aldab, kikita yun. Mm-hmm. Okay, because these two young people are so phenomenal mm-hmm. right now. Yes. So, sinwerte lang ako na ako ang nakuha nilang director sa pelikulang ito. Mm-hmm. Yung sa No Party, you can never be sure how much it makes. Yeah. Di ba? Mm-hmm. If there is something that hindi ko nagustuhan ng mga pangyayari bago mag-opening ito is everybody was projecting that it's gonna make this much, it's gonna make, you know, ang hirap mag-project. Uh-oh. Ang hirap talaga mag-project. Okay. Lalo na sa mga kapanahonang ito. Sa bagay na yan, sabi ko, basta masaya ang producer at masaya yung mga manonood, masaya na rin dapat ang tao. Oo naman. Pero naging controversial. Ay, napaka. Not just the festival, the ticket swapping that happened, nangyaring ticket swapping, ang dami pang ibang issues. Do these issues really matter that much? Well, kasi nananahimik ako sa bahay nung Christmas because may hangover ako noong bisperas ng Pasko, and we had, you know, the endless family reunions. And then you get all these tweets, okay, from fans na sinasabi na mayroon daw, bumibili sila ng ticket para sa pelikula namin, pero ibang pangalan ng pelikula ang lumalabas. Tapos kinlarify ko yan sa aking producer at sabi, nakatanggap din daw siya. Uh-huh. So, sabi namin, baka naman human error yan. Mm-hmm. Okay, that could be human error because assuming that we really earned 60 million, okay, mm-hmm. on the first day, I can imagine yung dami ng tao na nagsisugod sa mga sinihan. Mm-hmm. At syempre, matataranta naman kahit sinong, you know, takilyera o kahit anumang makinarya yun na magkakagulo. Mm-hmm. Hindi naman namin sinasabi na mayroon talagang out and out pandarayang naganap. Mm-hmm. Pero hindi mo mapipigilan naman yung alingaw-ngaw na mga nagsasalitang fans sa mga nanonood eh. Mm-hmm. Yung iba doon, pinag-ipunan talaga yung pera para makapanood ng sine. Mm-hmm. At syempre, nagugulat sila sa mga pangyayari. So, sabi ko, okay, let that be just an example of human error. We don't wanna make an issue out of it now. Whether it is true or not, God knows. Yeah. Okay, God knows. No? Mm-hmm. And I guess we will discuss that later. It all springs from the fact that No longer is it important as to what is the best picture. Eh. What is important now is who makes the most money, which is really bad and good. Uh-huh. Okay, yeah. So, you know, along that line, medyo, ano ba to? Okay, Direk, pero magbalik tanaw muna tayo. Mm-hmm. Let's backtrack. Kailan kayo unang napasok sa industriya? Nako, it's all by accident. Hindi ko talaga... I am a Filipino movie fan, okay? Mm-hmm. Dating teacher ako at nagbalik teacher uli ako. Mm-hmm. Wala naman talaga akong planong pumasok sa mundo ng entertainment. Pero opportunity is not a lengthy visitor. Mm-hmm. So the opportunity arose and I grabbed the opportunity. Mm-hmm. Okay? Nagtuturo ako noon sa Lasal. Akala ko kasi ang tanging pangarap ko ay ipangalan nila ang isang comfort room ng Lasal under my honor. Okay? Kasi estudyante pa lang ako, hinintayat na ako ng mga opisyalis ng Lasal na magturo. O sabi ko, fine. And I really love teaching. Mm-hmm. Tapos dumating yung pagkataon na nagsulat ako ng on the side, kasi alam niyo naman ang kinikita ng guro, lalo nung kapanahon ng yon, hindi naman sapat sa mga pangangailangan mo. Nag-sideline ako ng pagsusulat. Mm. Okay? Para ma-augment yung income ko. Mm-hmm. Eh medyo yata napansin ako doon. Mm-hmm. And before I knew it, nagsusulat na ako for TV. Mm-hmm. Before I knew it, nagsusulat na ako sa television. Mm-hmm. Before I knew it, I was given the choice whether I stick to teaching or I go into entertainment. Uh-huh. So, okay.
siguro umiral yung pagka-practical ko nung panahon na yon na sinabi ko, sige, I will give up teaching and then go into entertainment. Mm-hmm. With a vow na kapag I can afford it na, babalik ako sa pagtuturo. Okay? Okay. So ayun, I ended up writing and I've been writing since God, 1986. Hindi pa ipinapanak ang napakaraming tao na nanonood ngayon. Okay, and by the time mga 1990, 1991, I directed my first film. Okay. And since then, up to now, Lisa, nakaka 67, 68 movies na ako na ewan ko. So, where did all, you know, where did the time go, no? Talagang, I know. Which, what was supposed to be just a parang sideline, augmenting your income as a teacher, naging 30 years. Yeah, 30 years. Uh-huh. 30 years at this. 30 years of your life. But I guess, Lisa, alam mo na, pag ang ginagawa mo gusto mo, hindi nagiging trabaho eh. At saka pag mahal mo yung ginagawa mo, you keep on growing. Mm-hmm. You keep on growing. Mm-hmm. Lalo-lalo na sa, hindi ba, you as a ballerina, there is nothing more beautiful than finding a young kid who you know will be such a great dancer. Mm-hmm. In the same manner sa akin, pag nakakita ako ng bagong director o bagong manunulat, who I know will be far much better than me, and then you're there to guide them along, makes you so happy. Yes, it makes you so happy because yun ang immortality natin bilang mga alagad ng singer. That's your legacy. Yes, exactly. But would you consider Oro, Plata, Mata as your biggest break? It is. Or it was and it still is. It you know? Still is. Uh-oh. Okay. But it's more of Peke Galyaga kasi ang nangyari niyan, merong experimental cinema of the Philippines. That was in the early 80s, 83 if I'm not mistaken, around that time. Na merong pa-contest ang experimental cinema of the Philippines for two movies, okay? Si Peke Galyaga, ang first choice niya, may kwento siya about the aristocracy of Bacolod at that time at saka yung epekto ng Second World War, okay, sa buhay ng mga Ilonggos at that time. Ang first choice niya, hindi ako na sumulat, si Ricky Lee. Ang first choice niya. Pero nagkataon-naunahan si Peke ni Ismael Bernal na pasulatin ng Himala. So sabi ni Peke, sino susulat ito? Nagkataon na isa sa mga kaibigan ni Peke na naging production designer ng pelikulang yun na isa sa mga best friends ko, si Don Escudero. Okay. So, sabi ni Don, I have this friend who also writes, okay, baka you wanna give him a try. Okay, so, can I bring him over? So, dinala ko ni Don, nagkakilala kami ni Peke, kinuwento sa akin ni Peke. Wala pang title yung pelikula. Ang tawag lang niya, The Jungle Story. Okay? So, sabi ko, sige, let's do the sequence treatment. You know, Lisa, my biggest contribution in that movie is to give it the title of Oro, Plata, Mata. Okay. Kasi, otherwise, if it's called The Jungle Story, I don't think they will take it seriously. Oh, yeah. Okay? So, alala ko pa yon. Nakasakay ako sa isang Marikina Valley bus going to Peke's house in New Manila sa EDSA. May isip ako ng title. Then, naalala ko ang lola ko. Tuwing aakit sa hagdanan, Oro, Plata, Mata. Sabi ko, itong title ko. Wala pang cellphone noon. Pagdating ko noon, Peke, may title na ako. Ang title ng pelikula, Oro, Plata, Mata. And Peke just simply glowed. Yun ang contribution ko sa pelikula. Then I wrote the script. And then he won. And that's the first time that people took me seriously. Okay. The first time na people realized na, hindi lang ito writer ng TV, hindi lang ito gumagawa ng commercial movies. He's capable of doing something which a little bit more. Which is a result also of another nice accident. Yes, it is. Okay. Life is a series of accidents. I love accidents. Yes. That's true. Yun, so, that opened a lot of doors for me. That really opened a lot of doors for me. And then eventually, and even to this day, I'm really so proud of that movie. Yes. And but aside from the title, of course, what do you think made the film that iconic? Kasi apat na, you know, if you really study it carefully, it's a woman's point of view eh. It's these four majungeras who constitute the whole yung para siya ang synthesis ng lifestyle ng kapanahunan ng Bacolod at the time that's portrayed by Fides Cuyugan, by Lisa Lorena, by Lorely Villanueva, and by Mitch Valdez. Si Peke, you know, I don't know the sensibility of mahjong, but I want to know, you know, but I want to get into the idea of these ladies playing mahjong from the time of peacetime all the way to the war. To keep their, sabi ko, well, I play mahjong. Sabi ko, and you know, I know women playing mahjong. So let me get into that. Ang sinasabi ni Peke, I added daw the
he gave it the whole historical perspective. Mm-hmm. I gave it the humanizing touch. Mm-hmm. I brought it down to the level of the family. Yes. At doon nakarelate ang mga tao. At doon nakarelate yes. ang mga tao. Uh-huh. Ang dami rin aksidente dyan, mm-hmm. Lisa, no? Kasi... Mm-hmm. It's a life is a series of accidents. Exactly. Like, this gave a break to Joel Torre, uh-huh. who is now considered one of the major mm-hmm. actors in That's our country. True. That's true. Alam mo ba, Lisa, na PA mm-hmm. siya ni Peke nung panahon na yun. He was a PA. Hindi siya ang first choice na artista roon. Yung first choice ni reject yung role. Mm. Oo. So, sabi niya, sino kukunin natin? Mm-hmm. Sabi ko, let's get an unknown. Uh-huh. Because this is a movie that does not need yes. an actor na kilala. Uh-oh. And sabi niya, sino? Sabi ko, oh, yun. Yun, no? Oo. Sabi niya, yung PA niya. PA mo. Okay. Uh-oh. Yeah. Okay. You write and direct most of your movies. Mm-hmm. So, I'm sure merong advantages, may disadvantages True. Niyan. Uh-oh, uh-oh. Uh-oh. When you write and direct. Yeah, yeah. Like, kulang na lang and you star. Malapit si na yan. Okay, para, 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 para si Mel Gibson, diba? Si Clint Eastwood. Uh-oh, okay. Pangarap ko yan. Well, yeah, there are advantages because pagpunta mo sa set, alam mo na kamadang-kamada mo na yung kwento. You know it like the back of your hand. And sometimes pag sinusulat mo, sinushooting mo na sa utak mo. Mm-hmm. You already know the location, you know na the actor, so sinushooting mo na. Ano yung disadvantage? Gusto ko yung bagong point of view. I want to interpret somebody's story rather than to be stuck up with my own stories. That's why recently I trained writers and now I am doing scripts of other writers, young writers. Okay, that is my way of also helping them out, improve their craft, and at the same time it keeps me young because it gives me a fresh perspective because I am interpreting the work of a young writer. Yes. Well, definitely, it keeps you young. Oh, definitely. And you know, energetic. Hindi ba? Hindi ba in our line of work? In our line of work, Lisa, I mean, this is better than Botox. Hindi yes, ba? Of better course. Than Botox. Well, speaking of like accidents and, you know, fate, was there ever a movie na tinanggihan naman ninyo and later regretted that decision? Well, marami akong movie na sana tinanggihan ko. Pero yung mga movies na natanggihan ko, may isa. Meron. Oo. Mm-hmm. This is Sana Maulit Muli. The one that stars Lea Salonga and Lea. Yeah. Uh-huh. I did a movie with Aga and Lea before and they were doing another movie. The first one they were doing for Star Cinema. Uh-huh. Okay. And I was also, that's why I wrote the basic story. Eh. I was supposed to do it, but then I had contractual commitments with another producer who did not allow me to do it. It's not that I refused it, but I could not do it. So it was passed on, you know, thank God it was passed on to a brilliant director like Olive Lamasan, who helped rewrite the script and became Sana Maulit Muli as it is right now. Okay. But to this day, pag pinapanood ko yun, sabi ko, sayang, ano? Oo. Oh, well, anyway, yeah. Olive did a brilliant job, yes, so yun. That's right. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang premiadong director at scriptwriter na si Direk Joey Reyes. Dito pa rin sa Art2art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa Sining Biswal, kasalukuyang makikita ang exhibit ni Sergio Bumatay III na pinamagatang Anima, a Picture Book in Space sa George B. Vargas Museum, UP Diliman, Quezon City. Pinagsama-sama ni Bumatay ang mga paintings at drawings kasama ang mga piling bagay mula sa Vargas Collection para mabuo ang kanyang installation ng malapantasyang aklat para sa mga bata. Makikita ang exhibit hanggang January 29. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Vargas Museum 928-1927 o mag-email vargasmuseum@gmail.com. Sa pelikula, kasalukuyang tumatanggap ng mga entries para sa short film category ng 2016 Sinimalaya Independent Film Competition. Sa February 26 ang deadline para dito sa Media Arts Division ng Cultural Center of the Philippines, Rojas Boulevard, Pasay City. Tatanggap ng 150,000 pesos at ng Balanghay Trophy ang mananalo bilang Best Short Feature. Para sa mga entry forms, complete guidelines, rules at regulation at mechanics, maaaring
maaaring bumisita sa website cinemalaya.org or culturalcenter.gov.ph o tumawag sa CCP Media Arts Division 832-1125 Local 1704 and 1705. Sa musika, tampok ang 12 mga awit na lumahok sa masterclass ng batikang tenor na si Art2art sa isang concert sa January 19 sa Ayala Museum, Makati City. Magtatanghal sila ng mga excerpts mula sa kilalang opera tulad ng La Boheme, Romeo and Juliet, Tales of Hoffman at Marriage of Figaro. Para sa ticket, tumawag sa Ticket World 891-9999 by student price na 300 pesos, samantalang ang regular ticket price ay 600 pesos. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art2art. Kasama pa rin natin ang tanyag at respetadong direktor at manunulat na si Jose Javier Reyes. Direk, tell us about the musical Katie. You collaborated with Ryan Cayabyab. That's true. So, how did that project start? Well, Celeste Legaspi and Girlie Rodis have always wanted to do original Filipino musicals. Mm-hmm. No? And they know na I don't write music, I write lyrics for songs. I do librettos, okay? Mm-hmm. And they know na I work very well with Ryan. Mm-hmm. Ang dami naming Christmas carol na sinulat ni Ryan na alam ko na kahit 100 years from now, nakalimutan nila kung sino ko, kakantahin pa nila yung Christmas carols ko. Well, anyway, Sinawag nila sa akin, do you want to do a musical play about Katie de la Cruz? I said, why not? Mm. Di ba? Sabi ko, why not? So, mm-hmm. I went to the States, in-interview ko si Katie. Mm-hmm. Nag-research ako ng period na ng blossoming ng vaudeville and then the rise of Katie de la Cruz as the premier Filipino jazz singer of that time. Mm-hmm. I met with her, in-interview ko siya. In-interview ko yung mga contemporaries niya. Mm-hmm. And we came up with this musical. I never, you know, one of the highlights ng buhay ko, mm-hmm. when the musical opened, mm-hmm. and Katie de la Cruz was there. Yes. Yung sabi ko, wow, what a nice gift to give a Filipino artist, mm-hmm. to see her life on stage. Mm-hmm. And at the end of the show, she went on stage and sang. Mm-hmm. And then, everybody was kinikilabutan ako. Di ba? Yung ganun. And then to this day, uh-huh. yung mga kanta ng Katie, uh-huh. naging parang national anthem ng mga stage players. Mm-hmm. Minsan ang minahal mo. At saka ang mundo ay entablado. Mm-hmm. Sabi ko, you know, maaaring makalimutan ng tao mga pelikulang ginawa ko, pero hindi nila makakalimutan ang mga titik ng kanta na, mm. na sinulat ko para with Ryan. Mm-hmm. I love it. I love that experience. Uh-huh. Sana, I can do another musical soon. Mm-hmm. Sana, tagal-tagal ko na pinapangako kay Ryan, oh, sige, gawa tayo sa pang-musical. No? Mm-hmm. I mean, after all, you know what, 30 years na yata, 25 years na since Katie. Uh-oh. But we never had the time. I never had the time. It's my fault. Okay? Uh-huh. But uh-huh. one day, now that I am a senior citizen, uh-huh. siguro I can and sit down and finally do it. But you're back to teaching. Yes, I am. Okay, yes, so what is it about teaching that draws you to do it? I love kids. Mm-hmm. I love kids. Alam mo, sinasabi nila, hindi mo ba nagre-regret, single ka, wala kang anak, no? Mm-hmm. Sabi ko, every 13 weeks, I have 14 new children in front of me. Yeah. And there is no greater joy than to see them discover who they are, mm-hmm. and you're helping them. Mm-hmm. You know what, Lisa, sa tagal ka na, yung mga, siguro mga 25 to 30 years na ako since I stopped teaching, ano, mm-hmm. then I came back nga. Yeah. One time, I bumped into one of my students of long ago. Mm-hmm. I bumped into her kasi nag-reunion yung first batch ng mga estudyante ko, mm-hmm. na tinuruan. Mm-hmm. Ando dun, sabi niya, you know what? You have given me the gift of loving how to read. Mm-hmm. And now my children love to read. Mm-hmm. And I want to thank you for that. Mm-hmm. You know what, Lisa? At that point in time, sabi ko, I can die. Mm-hmm. Because I know I will live on. Yes, that's true. And when you see an old student approach you and thank you, mm-hmm. for what you have given him in the past, mm-hmm. none of these best director, best screenplay trophies mean anything. Mm-hmm. Because mm-hmm. that's
that's mm-hmm. where maski na yung box office gross wala record yan. Wala yan. It's about legacy. No, tsaka Lisa, one time, I mean, darating ang panahon somebody will beat that record anyway, di ba? But nobody will erase the part of you that you imparted with your students. Mm-hmm. Uh-huh. And ngayon nga sabi ko nga na naaliwa ko dahil I went back to teaching. Ang tinuturuan ko yung mga anak ng dati kong estudyante. Mm-hmm. Sabi ko, my God, lolo na ako nito mga lolo ito. Hindi ba lolo na ako? Pero uh-huh. aliw na aliw sila because yeah. I teach in joggers, uh-huh. okay, uh-huh. in long fit shirts. I dress up like, I went to a class reunion and one of my classmates said, my God, you dress up like my son. Except that my son is 17. Sabi ko, well. It's all in the mind. Uh-huh. And there's no law in the Constitution which forbids it to that. Oh, that is joy. Uh-huh. That is joy. Yeah. Yeah. Well, let's talk about something that most people don't know. Mm-hmm. Kayo ang creator ng character ni Doña Budi. Yes. Which naging signature role ni Nanette Inventor. Yeah. So, ano yung inspirasyon behind this stand-up comedy skit? Alam mo, aksidente na naman yung Doña Budi. Another happy accident. And okay. I mean literally an uh-huh. accident. Okay. Si Ronnie Henares nag-produce noon ng show called Penthouse Live mm-hmm. with Martin and Pops, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. And then they wanted a stand-up comedian. Mm-hmm. Originally, that was meant for Cynthia Patag. I don't know if you remember Cynthia Patag, the singer-actress. Uh-huh. When she was about to start it, she met literally a car accident. Mm-hmm. Okay, which really incapacitated her. Okay. So they had this slot. Si Freddy Garcia pa ang head noon ng network marketing na in charge of Penthouse Live. Sabi niya, okay, find a replacement. Kakaano lang namin kay Nanette Inventor sa uh-huh. Yung musical na Manila, Maynila. And sabi mm-hmm. ko, this girl is so funny. Mm-hmm. Let's create a character for her. And I've always wanted to create a novel-rich Filipina character. Mm-hmm. A new version of Doña Victorina mm-hmm. of Noli Metangere. Uh-huh. But more updated. Yeah. Uh-huh. So we got Nanette. And it started the whole idea of you know, stand-up comedy. Uh-huh. Pero that ibang stand-up comedy doon, eh, doon scripted yan. Uh-huh. Na hindi nang iinsulto ng tao. Mm-hmm. Okay, but we came, social commentary. But mm-hmm. I really enjoyed mm-hmm. that. My mm-hmm. God. Mm-hmm. Talagang ko lang di na-mention yung Doña Budi. Sa baul na yun ang alaala ko. But you know, yeah, it stuck to Nanette. It stuck mm-hmm. to her. It became mm-hmm. her signature character. Mm-hmm. We all know who Doña Budi is. Yes. And you know, sabi ko, I can't wait to, you know, revive a character like that considering what's happening in the here and now. That's yes, really interesting. Yes, that is true. Yeah. Okay, as outside of your profession, what other advocacies or social issues do you support and feel very strongly about? Oh, a lot. One uh-huh. is I have this thing for kids, mm-hmm. okay, and I really feel very strongly about being able to guide kids, especially with the increasing number of kids indulging in teenage suicide. Mm. I think the idea of kids killing themselves and seeing it as a way out or even glamorizing the whole idea of suicide comes from a very dysfunctional view of life. Mm. I think importante na itong mga batang ito makahanap ng kaibigan, mm-hmm. na tunay na kaibigan na alam na makakaintindi sa kanila. Mm-hmm. Ang hirap-hirap sigurong maging magulang sa mga panahong ito dahil ang gulo-gulo ng mundo, hindi mo na alam ang tama sa mali. Mm-hmm. At saka karamihan ng mga batang Pilipino ngayon, kumisan hindi nawasto ang paggagabay ng kanilang mga magulang dahil magulang nila nagtatrabaho abroad, lumalaki sila sa mga surrogate parents nila, at maski sa eskwela yung peer pressure nila na pinagdadaanan. Mm-hmm. Nagtuturo ako nga sa Lasal, sa isang script writing class ko, minsan talagang nagambala ako. I had to talk to my fellow teachers. Sabi ko, why is it like this? Sa script writing class ko, sa 20 students, 6 ang script about suicide. Mm. Sabi ko, what is it about, you know, suicide? You know, it's not just merely an incident or an accident. Why are they obsessed with death? Mm. So, sa akin, ang importante ang paggagabay sa mga mm-hmm. bata sa suicide. Mm-hmm. And second advocacy ko is edukasyon talaga. Mm. Ito naman ay sa akin lamang. Ano? Mm-hmm. Ang tunay na solusyon sa mga problema ng bayang ito ay hindi politika, kundi edukasyon. Edukasyon. Uh-huh. Hindi ba? Mm-hmm. Edukasyon. Hindi dapat minamaliit ang masa. Kung bibigyan mo ang masa ng wastong paraan para makapag-isip, siguro mas mamumulat ang mata nila Totoo. Sa mga tunay na pangangailangan. Mm-hmm. Hindi yung tulong.
yung tulong na dumadali na nakalagay sa mga grocery bag, mauubos yun eh. At kumisan investment yun para sa karyer na isang politiko eh. Yes. Kung tunay na kailangan bigyan ng tunto ng tao dito, edukasyon. Mm-hmm. Alam mo yung third, respeto sa mga alagad ng sining. Dito sa bayang ito, wala nang respeto sa mga alagad ng sining. Nakikita mo, sa dami na mga brilliant artists in this country, so little support is being given to them. Mm-hmm. Na nakakasakit na kuminsan mas binibigyan pa ng importansya ng mga banyaga ang mga Filipino artists rather than the people who should really support them and guide them. Mm-hmm. I really feel so bad about that. Mm-hmm. Kaya alam mo, Lisa, sinabi ko, ano my life? Mm-hmm. Ano mang iiwan ko? Eh, sabi ko, yung mga kamag-anak ko, kaya na nilang buhay ang sarili ko. I'm giving it all to support Filipino artists. Because that's the only way. That's the only way. The Filipino artists should be given the right support. Totoo. Totoo. And ano yung mga current projects nyo ngayon? Well, right now, after my baby love. After my baby love, yes. I want a vacation. Vacation, yes. Okay. Sabi ko, this is so draining. I want a vacation. We have projects being cooked up right now. But we're still on the speculative phase. There's one that I have to do. A movie which I like to do, it's about Ayaya. Okay, Ayaya who is more loved by her alagas than her own children. So, and ironically, it's a comedy. Okay, so I'm working on that. Hopefully, we'll start shooting siguro end of Feb. End of Feb. Bakasyon muna. Ngayon ang aking, ako naka-focus. Oh, by the way, naka-focus din ako ng helping develop a new platform which is web series, internet series. Okay, sabi ko, if I can't make the movies I want on mainstream, or kasi maski the indie scene is gulo na rin, ano? So sabi ko, I will create my web series and I'm using my students in LaSalle, giving an opportunity for my students in LaSalle to do their web series. Okay. And third is I'm also very active with two film festivals, Cinemalaya, which I'm part of the screening committee, and then Cine Filipino, of which I'm the competition director. I see. So it's really not much of a vacation, but I'm enjoying myself. I work out. That's it. Okay. Perfect. So, just the last question. Advice to young filmmakers and young screenwriters, young writers out there. Nako, tatlo yung advice ko. Diyos ko. Okay, for anybody who wants to be involved in media. Number one, hindi ito trabaho, it has to be a passion. Because if it becomes a trabaho, then you will sell out so easily. If you should decide to sell out, be at least a very good sell-out person. Kasi if you have to do it for a living, fine. Kasi nakikita ko yan, Lisa, lalo na sa mga sa television na yung working hours nila, halos hindi makandahikaw sila, nagkakasakit sila. Just make sure that you know what you're doing. And then thirdly, always have a sense of purpose in what you do. Money is not everything. Money is not everything. Anything that you cannot bring to your grave means nothing in the end. That's true. Because, I'm 61 years old. I was a victim of that. I was so absorbed with the idea of success until I realized that success is not fulfillment. What is more important is to be fulfilled rather than to be merely successful. Because you don't end up your life with a lot of regrets. You end up with your life with a lot of happiness knowing you did exactly what you were sent here to do. That's true. And I can feel that happiness coming from you. Thank you. Maraming salamat sa pagbisita niyo sa amin dito. Thank you. Maraming salamat rin. And of course, sana mabigyan niyo kami ulit ng ibang pagkakataon na mag-guest kayo dito sa Art to Art. Anytime. If it is about art, then I'm here for Sige. You. Okay. Thank you. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.